Hi! Welcome to Life Change! Ako po pala si Leo, isang OFW dito sa Saudi Arabia na mag-host ng channel na to. So I'm hoping na samahan nyo ako sa OFW journey ko dito sa what you call Life Change. So today we are going to discuss what are the tips. Yes! This is what you call the D-rule. D-rule on how to save money. Yes, money talks po tayo today. So stay tuned dito lang sa Life Change. I'm back to Life Change. So maraming salamat for waiting. So today we're going to discuss how to save. So sa how to save, dapat mayroong tinatawag na D rules. Ano ba yung D ng rules? Yung D rules meaning discipline. Yes, kailangan po tayo magkaroon ng strong discipline sa pagkakaroon ng savings. Kasi kung wala kang disiplina, hindi ka magkakaroon ng savings po. Kasi pag dumarating yung time, example, yung source of income mo, yung salary mo, or yung sa mga passive income mo like investment and business, magagastos mo to ng wala lang, walang patutunguhan. So kung ikaw ay marunong mag-save, magkakaroon ng kabuluhan yung tinatawag nating pera or what we call money management. Ang money management po, may formula tayo. Amen. Yes. Meron tayong tinatawag na formula also. Ang formula na bibigay ko sa inyo is what you call 10-10-10-70. Yes. Okay? Ulitin ko. 10-10-10-70 for a total of 100%. Yes. Ano ba yung pinakamalaking bahagi? Ito yung 70%. Yung 70% na to, ito yung tinatawag mo na overall expenses. Yes. So yung overall expenses mo, pasok na diyan lahat. Yun lang ang dapat na budget mo para sa iyong mga pinagkakagastusan sa buhay. So yung 10-10-10 naman, ang unang 10, tinatawag natin ito na what you call tithes. Kasi para sa ating lahat, kailangan tayo ay matutong maging giver. Kasi binigyan tayo ng 100% ng Lord, so kailangan ibalik naman natin sa Kanya yung 10% para magamit niya sa Kanyang panambahan. So either bigay mo siya sa charity works or bigay mo siya sa church. It's up to you. Basta yun, for give blessings sa others. Para patuloy ang blessing sa ating buhay. Number 2, yung isang 10, yun yung tinatawag nating savings. Okay? Dapat meron tayong saving accounts. Yes. Kailangan sa savings account, ito ay papasok natin sa banking. Yes. Kailangan meron ka sarili mong what you call passbook siguro. Or invest mo siya sa what you call that one, rural bank or cooperative. Para at least kahit papaano, yung savings mo na nakatabi, kumikita pa rin siya in certain amount annually or by percentage, nag-grow pa rin yung pera mo kahit nakatabi siya. So, mas maganda ilagay natin siya sa mga bagay na hindi natin siya basta-basta makukuha. So, ilagay natin siya sa banking, like accounts, passbook accounts, or sa cooperative. Malaking tulong po ito para magkaroon ka ng extra passive income na hindi mo na mamalayan, lumalaki pala ang iyong pera. Ang isa pang 10 natin, pwede natin ilagay ito sa business or investment. Yes, malaking tulong ito para sa ating future. So, isipin mo sa 100% na divide mo siya into 4. 70 is expenses, 10% for investment and business, 10% for savings, and 10% for church giving. Or what you call that one, pa-blessing natin sa iba. So, kailangan natin magkaroon talaga ng what you call that one, self-discipline sa pag-iipon. Kasi kung wala tayong disiplina talaga, hindi tayo makakaipon po. So, muli po, may isa pa akong tips. Kailangan nating magbukas ng what you call ATM accounts, passbook, or checkbook. Wow, mayaman ka pagka ganon, di ba? Pang mayaman lang kasi yun eh. Pero hindi, kahit mahirap ka, kahit anong status mo sa buhay, kailangan magkaroon ka ng ganito para at least yung pera mo may paglalagyan. Hindi yung nakalagay dyan sa gilid-gilid, pwedeng manakaw, or pwedeng sabihin natin magkaroon ng mga sunog or sakuna, madama yung pera mo. So, kailangan nandoon siya sa protected area. So, isa na po yan ang tulong para sa inyo na mag-open kayo ng accounts. At least, may ATM ka for personal use, meron kang passbook para sa savings mo, at meron kang checkbook
para sa transaction mo naman sa investment at mga business. Kasi yung checkbook kasi may mga signature po at kung saan napupunta yung pera nyo, mamamonitor ninyo. So that's all for today. Maraming salamat. This is the Money Tips from Money Management. Yes, ng Life Change. So I'm hoping may natutunan po kayo hanggang sa susunod na araw po. Salamat!